Hi guys, si Alan pa rin to. Welcome to the fourth part of the lecture on absolute extrema. So, dun sa dulo ng third part, iniwan ko tong exercise na to para kung gusto niyo subukan, subukan niyo muna. Ngayon, papakita ko na yung solution. Okay, so itong function na ito, kailangan natin ma-check na continuous dyan, pero definitely continuous yan kasi sum yan ng dalawang exponential functions. Okay? So, continuous on R. Wala kayong mahanap na X na magiging undefined yan. Kunin natin yung derivative. Huwag niyong kakalimutan na mag-chain rule. Derivative ng e to the X pa din. Yung derivative ng e raised to 8 minus X, kukopyahin niyo lang yan. Pero dahil sa chain rule, kukunin niyo yung derivative nitong 8 minus X na ito, which is negative 1. Kaya naging minus yon. Okay, paano hanapin yung critical numbers niyan? De, yung e to the x minus e raised to 8 minus x, equate nyo sa 0. Okay? Tapos, yung e raised to 8 minus x, ta-transpose nyo lang. Tapos, equate exponent. Iwan ko na sa inyo yun, ha? Dapat, kaya nyo na yan. Okay. So, makukuha nyo critical number dyan, ay 4. When you plug 4 into x here, magiging 0 yung f prime of 4 natin. Okay. Tapos, kunin natin yung second derivative. Babalik dito. Plug in natin si 4. Ang lalabas ay so, ang f double prime natin at 4 is 2e raised to 4, which is definitely positive. So, ibig sabihin, pag positive yung second derivative, concave up si f. So, meron tayong critical number sa 4, tapos concave up si f doon sa 4. So, minimum yan. So, relative minimum at x equals 4. So, dahil wala nang ibang relative minimum, relative extremum. So, yun na din yung absolute minimum. Okay, yung last part ng lecture natin ay yung other cases. In particular, ito na yung mga involving limits. So, dito open na tayo dun sa possibility na yung interval hindi closed, hindi bounded. Tapos, nandun na rin yung possibility na pwedeng multiple relative extrema. So, anong gagawin natin dito? Mostly, itong technique na ito, ginagamit ito kapag yung interval natin ay open. Or usually, nag-infinity, ganun, o kaya hindi kasama yung endpoint. Ang atake natin dyan, titignan natin yung limit as we get closer to that endpoint. So, dito, for example, isa nating malaman kung may absolute maximum or minimum sa real number line. So, dito titignan nyo, basically, ang sinasabi dito sa first bullet natin, as you go right, pataas daw yung graph. Tapos, as you go left, pataas din daw yung graph. Ayan siya, oh. Limit of f of x, as x approaches positive infinity, is positive infinity. Limit of f of x, as x approaches negative infinity, positive infinity din. Ibig sabihin, pataas sa kanan, pataas din sa kaliwa. So, definitely, hindi tayo magkakaroon ng absolute maximum. So, no absolute maximum, pero merong absolute minimum. Okay? So, paano mahanap yung absolute minimum? Titingnan nyo yung lowest na relative minimum point. So, ganito yung itsura. Paakyat sa kanan, paakyat sa kaliwa. Dito sa gitna, pwedeng medyo weirdo ng konti. So, example, so punta ulit tayo sa paint, ha? Para magkaroon kayo ng idea kung ano itsura. So, for example, ano bang posibleng itsura ng graph? Siguro, ganito. Ganyan. O, kumari, ganyan. So, dito, pataas sa kanan, pataas sa kaliwa. So, hindi pwedeng magkaroon ng absolute maximum dyan. Okay? Hindi pwedeng mangyari na yan yung highest point or yan. Kasi pataas sa kanan, pataas sa kaliwa. So, madadaig lahat ng nandito sa gitna. Pero minimum, absolute minimum, sure tayo na meron. Saan mag-occur absolute minimum? Titingnan nyo yung lowest doon sa mga relative minimum. So, in this case, ito yung lowest. So, siya yung absolute minimum. Okay? So, ganyan lang din yung sinasabi doon sa ibang mga bullets dito sa ating slides. So, ganun lang din, no? So, dito naman, pag
pababa sa kanan, pababa sa kaliwa. Eh, walang absolute minimum, pero may absolute maximum. Tapos, yung absolute maximum na yun ay nandun sa highest na relative maximum point. Yan. Ganyan naman yung itsura. So, again, hindi natin alam kung ano exactly yung itsura dito sa gitna. Basta sure tayo, pababa sa kaliwa, pababa sa kanan. Paano nyo mahanap yung absolute maximum? E di, hanapin nyo yung pinamataas na relative maximum. Ngayon, dito naman, ano sinasabi dito? Dito sa first statement, limit f of x as x approaches positive infinity is positive infinity. So, pataas sa kanan, pero x approaches negative infinity, ang limit ay negative infinity. So, pataas sa kanan, pero pababa sa kaliwa. Pataas sa kanan, pababa sa kaliwa. Ano yung itsura nun? Hindi, ganito yung itsura nun. Okay, anong posibleng itsura nun? So, pataas sa kanan, pababa sa kaliwa. Siguro, ganito. Oo, ganyan. Pataas sa kanan, pababa sa kaliwa. Ano masasabi natin dyan? Imposible na may absolute maximum kasi tatalunin nito. Imposible din na may absolute minimum kasi tatalunin nito. Okay? So, pag ganyan yung nangyari, walang absolute extrema. Or, similarly, dito naman sa sinasabi dito sa pangalawa, ito naman, bale, paano ba? Pataas sa kaliwa, tapos pababa sa kanan. So, anong conclusion natin dyan? No absolute minimum, no absolute maximum. Okay? So, ganyan itsura. So, ito yun. So, pataas sa kanan, tapos pababa sa kaliwa. Okay? Similar observations can be done to find the relative ba dapat to? Absolute yata dapat to. Absolute extrema of f on an interval na pwedeng finite yung isang endpoint pero open. Okay? Kuha tayong konting example. So, hanap doon absolute extrema nitong function na ito on the interval negative 3 to infinity. So, paano natin gagawin yun? So, solution. So, una, hanapin natin yung mga critical numbers. Medyo kadire. Yeah, negative square root of 10 over 2. Tsaka square root of 10 over 2. May 0 pa doon. Okay. Ito yung second derivative natin, 12x squared minus 10. Pag pinlagin natin yung tatlo nating critical numbers, yun yung makukuha nating inequalities. So, dito, concave down. Concave down. So, relative maximum si 0. Dito, sa dalawang to, concave up. So, relative minimum dito sa dalawang to. So, by SDT, so yan nga. Relative maximum kay 0, relative minimum dito sa negative square root of 10 over 2 tsaka square root of 10 over 2. So, ngayon, ang sunod natin gagawin, so, tingnan natin yung outputs ni F doon sa kanyang mga critical numbers. Okay. Ito sa kanyang mga relative extrema. So, f of 0 equals 4. F of negative square root of 10 over 2 equals negative 9 fourths. Tapos, f of square root of 10 over 2, negative 9 fourths din. So, ang itsura niyan, ito rough sketch lang to guys, ha? Hindi to eksakto. Pero, in-expect ko, ang itsura niyan, parang ganito. I think, siguro parang ganito itsura niyan. So, paano ba? Ganito yata. Ganyan. Yan. Hindi ako nagkakamali. Yan. Parang ganyan yung itsura niyan. Ito yung ano guys, negative 3. So, negative 3. Yan. Okay. Okay, tapos nandito yung negative square root of 10 over 2, nandito yung 0, tapos nandito yung square root of 10 over 2. Okay. So, paano natin malalaman yung absolute extrema? So, halimbawa, hindi natin alam exactly kung ano yung itsura ng graph. Paano natin malalaman yung absolute extrema? So, dahil meron tayong infinity doon, kailangan natin kunin yung limit as x approaches positive infinity. Pero in this case, ang titingnan lang natin basically ay yung leading term. Itong ibang terms na mas maliit, kakainin nito. So, basically, meron tayong infinity raised to 4
basically, so ang lalabas, positive infinity din. Which means, imposibleng magkaroon tayo ng absolute maximum. Tulad nung nakita din natin kanina, doon sa pinakita kong drawing. Pero in case hindi nga natin alam kung ano itsura ng drawing, so yun nga. So, positive infinity ito. So, hindi pwede magkaroon ng absolute maximum. So, paano natin malalaman kung... So, wala tayong absolute maximum, pero meron tayong absolute minimum. So, paano natin malalaman yun? O, hindi, tingnan natin doon sa endpoint na kasali. In this case, negative 3. So, pag pinlagi natin si negative 3, 40 yung output. So, tapos yung output dito sa ating dalawang relative minimum, negative 9/4. Okay. Greater siya than negative 9/4. So, makasigurado tayo na ang absolute minimum value ay dun sa lowest relative minimum natin attained at each of these x-coordinates. And as a final example, so dito, open interval, negative 1 to 1. Actually, kung titingnan nyo, yung x equals negative 1, asymptote. Yung x equals 1, asymptote din. So, ano yung magiging epekto nun? So, sure tayo na continuous siya. Okay. Between negative 1 and 1. Pero pag kinuha natin yung limit as x approaches negative 1 from the right, positive infinity. Tapos yung limit naman as x approaches 1 from the left, negative infinity. So, ang graph niyan, parang ganito. Okay. So, ang graph, parang ganito. Okay. So, drawing tayo ng line. So, ito yung negative 1. Ito yung 1. So, ang itsura ng graph niya, ano sa, parang ganito yata. Hindi ako nagkakamali. Double check natin, ha. So, sabi, negative 1 from the right, positive infinity. 1 from the left, negative infinity. So, ang ibig sabihin nun, negative 1 from the right. Ah, ganito nga. Parang ganito siguro. Yan. Yan. Ganyan ang itsura ng graph niya. So, kung makikita nyo, sa graph pa lang, di ba? Negative 1 from the right daw, positive infinity. Okay. 1 from the left, negative infinity naman. Dahil dito sa positive infinity na ito, hindi pwede magkaroon ng absolute maximum dyan. Dahil dito sa negative infinity na ito, hindi rin pwede magkaroon ng absolute minimum. So, walang absolute extrema. So, wala tayong pakialam sa mga critical numbers niya. So, makakasigurado na tayo na walang absolute extrema on the interval negative 1 to 1. Okay, so that's it for the lecture on absolute extrema. This is Alan reminding you to take a bath and keep clean, stay safe. Thank you for listening.